ay ang mutya ng kwago. Ito ay base sa karanasan ni Andy mula sa City Hall. Isang hapon, siya ay naglalakad patungo sa kanyang nililigawan na si Vivian. Tatlong bundok ang kanyang lalakbayin bago marating ang bahay nila Vivian. Umaambun-ambun noon hanggang sa sumapit na nga ang dilim, mga alas 6:30 na ng hapon. Nasa ikalawang bundok na siya nang siya'y may marinig na huni ng isang ibon. At natantya nga ni Andy na ito ay isang kwago. At naalala niya ang kwento ng kanyang lolo noong nabubuhay pa. Aniya, bihira lang magpakita o magparamdam ang mga kwago. At dahil nga ang kanyang lolo na si Manong Alfonso ay dating antingero, may naituro si Lolo Alfonso kay Andy kung paano makukuha ang mutya ng kwago. Kaya hinanap niya itong matyaga at kanyang natuntun sa isang putol na bulok na puno ng niyog. Kanyang naabutan ang napalakalaking ibon. Doon namumugad ang malaking ibon. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman, ang kwagong kanyang natagpuan ay hindi basta-basta kwago lamang o natural na kwago, dahil may nag-aalaga ditong engkanto. Natatakot man o nag-aalangan si Andy, sinubukan niyang kuhain ang nakalimlim na kwago. Ngunit nanlaban ito at agad siyang tinuka sa mukha na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Subalit si Andy ay may natatago rin na anting na simula pa at sa pool ay binigay sa kanya ng kanyang lolo Alfonso. At laking gulat na lamang ni Andy nang siya'y bumagsak sa lupa. Nang pagtunghay niya ay kanyang napagtanto na ang kwagong kanyang nakalaban ay hindi nga natural na kwago, dahil nag-anyong kwago ito na kasing laki ng tao. Kaya silang dalaway nagpambuno at sinubukan nga ni Andy na makipaglaban. Subalit nadyang napakalakas ng kwago na ibalibag siya nito. At kanya nang ginamit ang natatanging alam o ang karunungang itim na ipinuro ng kanyang lolo Alfonso. Siya ay nagtataglay ng mutya ng daga. Nakuha ito ng kanyang lolo Alfonso nung ito'y nabubuhay pa at ipinamana sa kanya nung ito'y malagutan ng hininga. Andy, kailangan mong ingatan itong mutya ng daga na sadyang napakabisa sa kahit na anong mutya. Lagi mo lang tatandaan na huwag kang manlalamang sa kapwa at iyong pangangalagaan ang mutya ng daga. No, huwag mo kong iwan, Lo. Yan lang ang tanging nasambit ni Andy nang pumanaw ang kanyang lolo Alfonso. Kaya ngayon siya na nagpapatuloy ng dating ginagawa ni lolo Alfonso. Sila ay nagpambuno at naglaban. At ginamit na nga niya ang mutya ng daga hanggang kanyang matalo ang isang napakalaking kwago at nakuha nga niya sa tuktok ng kwago o sa kanyang balikat ang mutya ng kwago. Kaya ngayon nga ay lubhang napakalakas na ni Andy at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay.
hanggang sa makarating siya sa kinaroroonan ng bahay ni Vivian. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang mga magulang pala ni Vivian ay mga aswang. "Oh, Andy, ginabi ka na ata," bati ng ama ni Vivian. "Dito ka na lang magpalipas ng gabi o matulog," pag-iimbita naman ng ama ni Vivian. "Ah, sige po, wala pong problema." At nang gabi na nga na doon matutulog si Andy ay kanyang naramdaman. Dahil nga siya isang antingero ay malakas ang kanyang pakiramdam sa mga aswang o sa mga kahit ano pamang nilalang. Kaya alerto lamang si Andy at hindi siya makatulog sa bahay ng kanyang nililigawan. Kaya siya'y nagpasya na lamang na bumangon at umupo sa balkonahe na gawa sa kawayan. At napansin nga rin ito ng mga magulang ni Vivian na mukhang hindi komportable ang binata. Isang matandang babae ang nagpakita sa kanyang harapan. "Ano ginagawa mo dyan?" bati ng matanda. Ngunit yun pala ang ina ni Vivian na nag-anyong matanda lamang, na minsan naman ay nag-aanyong hayop, minsan ay aso, pusa o kaya ay kambing o anuman ang kanilang makita. Kaya ang lalaki ay nagpasya na uling pumasok sa loob ng bahay at mahiga. Subalit, pagsapit ng ikalas 12 ng gabi, may kumakaluskos at mukhang may malaking ibon na lumilipad sa ibabaw ng bungawan. Naramdaman ito ni Andy at agad na kinuha ang dalawang mutyang hawak niya, ang mutya ng daga at mutya ng kwago. Agad niyang nilabas ang aswang na nasa bubungan ng bahay nila Vivian. At doon na nga ay nagpang-abot ang aswang na ina ni Vivian at si Andy. Tuloy lamang ang kanilang paglalabanan. Nahagip ni Andy ang pakpak ng aswang at agad naman itong napaigtad. At sila nga ay naglaban hanggang sa makarating sa kabilang bundok, malayo na sa kabahayan. Lubhang napakalakas din ng aswang, ngunit napakalakas din ni Andy, kaya hindi siya natatakot at handa siya sa anumang mangyayari. At nang sumugod na nga ang aswang, agad niya itong hinarap. Dala-dala ang punyal na gawa sa bato at ang kuko ng daga at ang mutya ng kwago na nakuha kanina lamang. At itinarak sa likod ng aswang. Nasunog agad ang aswang. Napakabilis na nagapi ni Andy ang aswang. Lingid sa kanyang alakaalaman ay si Vivian pala ay sumunod. "Walang hiya, bakit mo pinatay ang aking ina?" ang tanging nasambit ni Vivian na ikinagulat ng binata. Ayaw man niyang kalabanin si Vivian, subalit wala siyang magagawa sapagkat buhay na niya ang nakasaalang-alang dito. At sumugod din ang ama ni Vivian. Dalawang aswang ngayon ang kanyang kalaban. Naghumindik sa takot si Andy.
Subalit, buo na rin ang loob niya at nagpas siya. Kaya hinarap niyang mag-ama. At walang ano-ano ay nagapi nga niya ang kanyang pinakamamahal na si Vivian maging ama ni Vivian. At simula nga noon ay hindi na muling nagmahal pa si Andy dahil sa pagkabigo niya kay Vivian. Kahit na ito ay nawala na sa kanyang buhay, ay pilit pa rin yung inaalala ang kanyang pagmamahal dito sa dalaga. Hanggang dito na lamang, mga kabataan.